pangaral sa araw na ito ay tungkol sa Kristiyanong pagsamba. At ang pamagat nito ay ang pagsamba ay paglilingkod. Pero bago po yan, sa bilang ating introduction, ay merong isang 24-year-old na lalaking guro ang inaresto nung nakaraang araw ng NBI dahil sa pag-post niya sa Twitter na siya raw ay magbabayad ng 50 million sa sino mang makapapatay kay Duterte. Bagamat alam niya na si Duterte ang humahawak sa pinakamataas na opisina at narapat lamang sa kanyang respetuhin siya, igalang siya, ibalit hindi niya yun nakikita. Hindi niya yun naisip. Guro pa naman siya. Anyway, marami siyang na-impluensyahan na nag-post din at dinakip din. At mga pito na yata. Yung isa kasi, dadoblin pa daw niya. Gawin niyang 1 million at mayroong 2 babae pa doon. Lahat po sila ay na-aresto na. Ano bang nangyayari sa ating panahon ngayon? Na ang mga tao ay hindi marunong respeto sa dapat respetuhin galang sa dapat kailangin. Ang atin pong presidente, nabigyan po siya ng mga binisita niyang bansa. Binigyan siya ng mataas na pagparangal na maigagawad sa kanya. Nagpunta sa China, nagpunta sa Russia, at iba pang mga bahagi na kung saan ay meron, na doon ay napakataas ng pagrespeto ang iginawad. At hindi mo may isip na ito pa mismo Pilipino mismo ang bumabastos sa ating presidente. Of all people. Pero alam nyo ba na yan ay hindi nakapagtataka. Sapagkat kahit sa ating binasa kanina, ang Panginoong Hesus. Bagamat yung mga tao na nasa paligid sa kanya, kinikilala siya, ang tawag sa kanya Panginoon. Subalit, hindi niya natanggap ang fair treatment, yung same treatment, yung dapat na paggalang, pagrespeto sa isang Panginoon. Kung yan man ay Lord as a ruler, Lord as a master, parehong merong dapat na paggalang na ukol para sa kanya. Subalit hindi natin ito nakita doon sa ating binasa. Paano natin nasabi yun? Meron ditong paghahambing, sabihin natin yung sa babae at saka yung kinilos ng babae at saka yung kinilos ng mga alagad. At yan yung ating i-expound. Bilang dito sa ating teksto na ito ay bilang paglalahat nito, ay alam po ba ninyo na yung pangyayari na ito ay inakala ito ng nangungunang pangkristyanong simbahan noon na isang pangyayari lamang. Dahil sa inakala nila na ito isang pangyayari, sapagkat ito ay mayroong pag-uulat, ang apat na ebanghelista na yung isa ay nag-ulat ng unang pangyayari at yung namang tatlo ay nag-ulat ng ikalawang pangyayari at napag-akala ng nangungunang simbahan na isang pangyayari lang yun. Kaya ang kinauyan nito, yung Maria na sinasabi, yan ay isa, mabasa na sa John 12, yung ikalawang pangyayari na 6 days before the Passover, sa John 12, na si Maria yung nagbuhos ng pabango sa ating Panginoong Hesus. At sinabi naman sa Lucas, isang makasalanang babae at inakalang yun ay Maria Magdalena. Kaya inisip ng ilan na yung Mary of Bethany na kapatid ni Martha at ni Lazaro ay siya si Maria Magdalena. Yun po ang maling pagtuturo. No? It's either 2 or 3 instances.
ay isa rin problema kasi the same house. Bahay ni Simon. Eh, itong Simon, itong pangalang Simon na isa rin pangkaraniwang pangalan. Napakaraming Simon doon. Kaya nilalagyan ng titulo, sino bang Simon ang tinutukoy. Eh, yung unang pangyayari kasi ay sa bahay ni Simon, ay isang pariseo. At yung namang tala ni Juan sa John 12 ay yung si Simon leproso, Simon the leper. Of course, yan ay kategori sa kanya. Baka nagkaroon siya dati ng sakit. Hindi natin pwede sabihing nung panahon na nag-imbita siya, may leprosy siya. Wala na po dahil hindi maaari siyang mag-imbita dahil lumalayo talaga ang mga tao. At siya mismo ay ayon sa batas, kinakailangan lumayo sa mga tao. Kaya wala nang leprosy po yun. Kaya lang siyempre dahil nagkaroon siya ng leprosy, kaya tinawag siyang Simon the Leper. At marahil ay isa sa mga pinagaling ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya niya inimbita ang ating Panginoon nung ang Panginoon ay pumunta doon sa Bitanya. At yung pong pagpunta rin ng yung pagpapahid pala nung pabango, common lang po sa kanlayon sa bisita sapagkat nung panahon na yon ay wala pa namang deodorant at yung pabango ang nilalagay nga bilang deodorant. At saka patak-patak lang. Pero ang tema kasi nitong kay Markos ay tinatala nito yung pagdating ng isang matagal nang hinihintay na pangako na isang Mesiyas na ang anak ng Diyos na siyang magpapasinaya o magpa-inaugurate ang kaharian ng Diyos na may kapangyarihan. And in this one moment of time ay merong isang babae. Hindi natin alam kung sino yung babaeng yun dahil hindi naman pinangalanan pero pagpalagay natin, Maria din yung kanyang pangalan. Sige. Hindi natin alam kung sinong Maria yan, pero lagyan natin ng Maria for the sake ng ating narration. Siya ay gumawa ng isang napakabigat na statement ng pagsuko sa pagitan ng pagluhod sa ating Panginoon at pinahiran. She anointed the Lord Jesus Christ na nagpapahayag na idinideklara niya ang kanyang pananampalataya sa kanya bilang ang Mesiyas. Sinasabi niya sa bawat isa na nakakita sa kanya na ang kanyang ginawa ay ang kanyang pananampalataya ay sa Panginoong Hesukristo. Na siya, nung moment na yon, ay isinuko niya ang lahat sa ating Panginoon. Ang kanyang kilos ng pag-ibig at ang kanyang pagsamba ay nagbibigay ng isang malaking statement patungkol sa kung ano ang paniniwala niya sa ating Panginoong Hesukristo. You see, meron kasing apat na klase ng mga tao noon na pinapahiran. Anointing ang ginagawa. Of course, sa Old Testament yan unang nating nakita sa 2 Kings 9:3 na yung mga hari yan ay binubuhusan ng langis. Ang mga pari, Exodus 29:7, at ang mga propeta, at ang patay, binubuhusan din ng papango. So, at ako'y naniniwala na ito isang pagit dahil sa kanyang selfless act ay kinikilala o ina-acknowledge ni Mary na si Jesus ang lahat sa mga klase ng mga tao na yon sa kanyang puso. At totoo naman yon, ang Panginoong Jesus, siya lahat yon. Because the Lord Jesus is the King of Kings. Yan ang sinasabi sa atin sa Revelation 19, verse 16. He is the great high priest, sabi sa atin sa Hebrews 3, verse 1. And he is the prophet, sinasabi sa atin sa Matthew 13, verse 31. Sinasabi sa Revelation 1, verse 18, that he was dead but is alive forevermore. Ito yung pinapaniwalaan ni Maria tungkol sa ating Panginoong Jesus. And she demonstrated her surrender to Him as all those things by her act of love and worship. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang kwento ay related dun sa gospel presentation na malibang ikaw, maniwala ka sa Panginoong Jesus gaya ng kung paano siya pinaniniwalaan o pinananampalatayanan ni Maria, ay hindi ka magkakaroon ng tunay
na ebanghelyo. And therefore, walang salvation na available para sa iyo. So, Mary's faith is that saving faith that we need. Pero ano makukuha natin na mensahe sa mga teksto na ito? Narito po. Walang ibang marapat na pagsamba sa Diyos maliban sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Kung maalala ninyo sa Mateo 4:10, sinabi ng ating Panginoong Hesus kay Satanas noong doon sa disyerto nung siya tinukso, sabi, "Worship the Lord God and Him only thou shalt serve." Sambahin mo ang Panginoong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Alam niyo doon sa literatura ng mga Hudyo, merong tinatawag na parallelism na kung saan ay yung unang salita ay inuulit at pinapalawak ang ideya. At ito po yung makikita natin dito. Doon sa sinabi ng ating Panginoon, worship the Lord God, ito po ay katumbas ng paglilingkod sa Kanya lamang. Kaya nga po, yung pagsamba sa Diyos, yun po ay katumbas ng paglilingkod. Ang Panginoon sa Kristo, siya po'y pinag-ukulan ng pagsamba nung siya'y nasa lupa, yung physical, yung katawan niya, nandun pa sa lupa, nagkatawang tao siya. Sinamba po siya, maraming tala dyan sa Biblia. At kahit na nung siya'y umalis, pagkaalis niya, yung mga alagad, sinamba din siya. Yan yung mabasa natin sa Lucas 24, mga talatang 51 hanggang 52. Kaya, wala na bang dapat na pagkukulan na pagsamba kundi ang Diyos lamang? Ito'y nagpapahiwatig sa atin, nagtuturo sa atin na ang Panginoon sa Kristo ay Diyos. And therefore, yung pagsamba sa Kanyang, iniukol sa Kanya, it is justifiable. Sabi ng ilang mga hindi naniniwala na Diyos ang Panginoon, yun daw pagsambang ginagamit sa salita doon ay isang mataas daw na pagrespeto lamang, kung paanong yun, nirerespeto ang hari, ganun daw ang ginawa. Eh, papaano yung sa Luke 24:51 na wala naman ang Panginoon sa Kristo. Yung ganun mga pay homage, yun in the presence of physical presence, alam mo, nandun yung hari, mag ikaw ay luluhod, magpapatinapa bilang pagkilala sa Kanyang kataasan. Pero ibang usapin na, yung wala. Wala na yung Kanyang physical presence and yet sinabi doon, sinamba siya. Iyan po'y may tutumbas lamang sa pagsamba sa Diyos, sa Espiritu. Wala ang Diyos pero pinag-uukulan mo na ang pagsamba. Kaya po hindi pay homage lamang yon bilang siya mataas o bilang siya hari. Pagsamba po yung nautol sa Diyos. Kaya nga ginamit po doon ay yung latria at saka proskuneo. Yan, proskuneo pagsamba, latria ay paglilingkod. No? So, ang mga pangyayari nito, kasama ng iba pa, ang nagre-reinforce sa ating paniniwala na ang Panginoon Jesucristo bilang siya ang nag-iisang anak ng Diyos. The only begotten Son. And therefore, He is God. Yan po ang implikasyon niyan eh. Bakit sinabi sa Biblia na ang Panginoon Jesucristo ay tanging anak, buktong na anak? Oh. Kasi, walang ibang po pwedeng maging anak ang Diyos maliban sa Kanya. Dahil kung ito'y legitimate na anak ng Diyos, ay kung ano ang Diyos, natural yung anak niya, ay ganun din. Kung anong kalikasan ng ama, ganun din ang kalikasan ng anak. Ito po yung hindi maiwasang implikasyon dyan. Paano magiging tao lang ating Panginoon sa Kristo kung siya'y buktong na anak ng ama? Buktong na anak ng Diyos. Yung ama, Diyos. Paano yung kanyang anak, tao? Ang linaw naman na wala namang physical father ang Panginoon sa Kristo. Talagang sinasabi sa tala ng Biblia, siya ay anak ng Diyos. Kung kaya, siya ay narapat na tumanggap mula sa atin ng pagsambang na ukol sa Kanya. Sinabi niya sa John 14:1, "Believe in God, believe also in me."
O hindi yan, hindi ba yan pagpapakita ng pagpapakikipantay niyo sa Diyos bilang ang Diyos ay dapat nating sampalatayan? And the same level of faith, yun din ang dapat iukol sa anak. Tandaan po natin, mga kapatid, na the essence of worshiping Christ is to regard Him with utmost love, respect, and devotion. Hindi po ito sa sinasabi lang. Kailangan nandun yung ating damdamin, nandun yung ating pagkilos. So paano po? By being willing to sacrifice to Him what's most precious to us.